Hi guys, this is Darvin from Optimus Energy, and today we will be doing a video tutorial about on how to install the Zever Solar Inverter. So ang una po natin gagawin ngayon ay maglalagay po tayo ng butas sa wall para malagay po itong bracket para sa inverter. So tapos na po ngayon ang ating bracket. Make sure lang po na level po to ang bracket sa wall. So we recommend using bar level to measure the balance. So ilalagay na po natin ngayon ang Zever Solar dito sa wall. Nakikita niyo po yung slot sa gilid. Ipapasok niyo lang diyan sa bracket. So ayan na po, tapos na po ang ating inverter. So maglalagay na po tayo ngayon ng mga accessories para sa inverter natin para makonect yung po yung mga wires. So tapos na po nating na-mount ang mga inverter protection accessories. So ito po ngayon, nakikita nyo, ito po ang PV isolator switch, ito pong dalawa na to. Ito ang AC isolator switch, and ito po ang DC SPD and AC SPD. Ito po ay isang surge protection device. Ito po ang dalawang PV isolator switch natin ay para po to sa switch ng PV line po natin. Okay. Itong pangatlong device po natin, ito po ang AC isolator switch para po to sa output ng inverter para sa main line po natin. By the way, wala pa pong wirings tong mga accessories natin. So ipapakita po namin ngayon sa inyo yung mga wirings ng mga accessories para sa inverter natin. So guys, nalagyan na po namin ng wire ang inverter natin. So ito po ang wire na to. Ito po ang line galing sa PV na dumaan sa PV isolator. Dito rin po makikita nyo, ito po ang limiter wire at ito po ang ing para sa AC isolator. And makikita nyo rin po dito na nakakonect na po ang mga wire po sa accessories natin. So ipa-plug in na po natin ang mga line para sa inverter. So ayan na po, na-connect na po natin ang mga lines para sa inverter. So magti-testing na po tayo ngayon sa system. Okay now, so we're now starting up the system. So the power from the grid and the power from the solar system are now syncing. So we need to wait for around 300 seconds for the system to finish syncing. So ngayon, ituturo po natin kung ano pong makikita sa running system ng Zever Solar. Pag-click nyo po dito sa button na to, ang una nyo pong makikita isang home display na pay AC. That means ito po ang power harvest natin in the current time. Pag na-click nyo po to ulit, lalabas ang E-Today
E-Today means ito po ang energy harvest as this moment po. Pag-click nyo po, ulit, makikita nyo po ang E-Total. E-Total means ang lahat po na nakuha natin na energy galing sa solar system within the day. Kung makikita nyo, zero pa po ito kasi bago lang po itong install ang inverter natin, kaya makikita lang ito maya-maya. So, ito naman po, ito po ang VPV, ito po ang voltage ng solar system natin. Ito po ang IPV, ito po ang current ng solar system natin. Frequency, yan po, set language, if gusto nyo i-change ang language niya. So, yan na po. So, if gusto nyo pong bumalik sa normal home display niya, just don't click it, just wait for it. Automatic niya po siyang babalik sa home display niya. So, click niya lang yan ulit, home display na po. So, ayan na po, tapos na po ang installation natin sa ating Zimmer Solar Inverter. So, see you sa susunod na installation natin and see you next time. Thank you!